Hello, hello, hello mga kachusi! Welcome back to my channel, My Choice TV! Siyempre, ito po si Kamercy, ang yung tinderang Bulacan! Yeah. Hello mga kachusi! Welcome po tayo dito sa aming munting tindahan! Dito po tayo ngayon mag-shoot sa aming tindahan. Mag-shoot? Parang artista! Anyhow, gusto ko lang sa inyong i-share mga kachusi. Yung aming bahay, isang achievement ko nang matatawag dahil nagkaroon ng konting improvement yung bahay namin. At yun lahat ay galing sa katas ng aming sari-sari store. Yes mga kachusi, kahit na pandemic ngayon, kahit paano, nakaipon si Kamercy para maipaayos yung aming bahay. Sana maging inspirasyon ito sa inyo, sa mga katulad kong sari-sari store owner, na kahit ganitong pandemic, kahit paano, nakakaipon pa rin tayo. O diba, isang malaking achievement na to para sa atin. Kapag nakaipon tayo at kahit paano, may kinalalagyan yung perang naiipon natin na nanggagaling sa sari-sari store. Kahit maliit lang yan, yes, pag dumami, syempre, malaki na rin siya. Okay, sana maging inspirasyon ito sa inyo at gayahin niyo ako. Kaya ito, tingnan niyo kung ano yung improvement ng aming bahay ng dahil lang sa aming sari-sari store. Okay, mga kachusari, at samahan niyo ako, ipapakita ko sa inyo ang improvement ng aming bahay. Ayan mga kachusi, tignan nyo, dati ganyan yung bahay namin. Ayan yung pinakaharapan niya, tapos wala pa siyang bubong. Okay, kita nyo naman napakainit. Kaya nag-decide akong palagyan siya ng bubong. Ayan, nung nakaipon si Kamercy, pinalagyan niya ng bubong. Yan ang unang-una muna. Unang ipon ni Kamercy, yan, napunta sa bubong. Ayan po ang bubong. Okay. Ayan. Ayan pa, ayan. Then nakita nyo naman. O, andyan na aking. Yan ang ginawa nila. Andyan na yung bubong. So, okay na yung mga aso ko dyan. Ayan, ayun ang bubong. Okay, eto. Nung nakaipon ulit si Kamercy, recently lang, pinatambakan ko na. Kasi bumabaha na, malapit ng magtag-ulan. So, apektado kami ng tag-ulan. Before, hindi binabaha yung lugar namin. Pero ngayon, since nagpataas na yung mga katapat namin, so ang tubig na pupunta sa amin. Kaya kailangan na talagang tambakan. Ayan. Oh. Diba? Kailangan kasi mas mataas kami doon sa kalsada. Kasi mataas yung kalsada. So napupunta lahat sa amin yung tubig. Oh, ayan. Kaya yan, day one yan. Day one, natambakan na siya. Pinataasan na namin. Okay, ayan. Dalawang hagdan. Ano ba yung tawag doon? Ayan, dalawang baitang ang itinaas niya. Kasi kailangan talagang taasan. Ayan. Dalawang baitang nung aming hagdan. Okay, ayan. Kasi hindi pwedeng konti lang itatambak. Maiiwan pa rin at maiiwan kami kasi ang tataas na ng mga katapat namin. Ayan. Okay, pati yung gate namin, papalitan na rin. Hindi pala papalitan, i-re-repair lang. Diba? Ang ganda ng kapaligiran namin. Ayan, talagang kailangan na rin i-repair yung aming gate kasi sira na rin talaga siya. Kaya kailangan na rin. Itataas din kasi naman siya, so sabay repair na siya. Ayan o, tignan nyo paligid namin. Pati yung gutter na yon, ayan, dyan sa tagiliran, sama na rin yan sa i-repair. Ayan, yung gutter ng bahay namin. Okay. Ayan, so yung nagkontrata ng gate at saka ng gutter, sama na sila. Ayan, day 2 na po. Ito ayan, po ang nagawa nila ngayong araw na to. Ayan, nakapag-ano na sila. Mataasan na nila. Ayan. Okay, doon magkalagay ako ng lababo para pag nandito kami, halimbawa, makapaghugas ng kamay, bago ako umakyat. Ayan, day 2. Ayan, so ito platin, may pa-slide na siya na ganun. Okay, mataas na siya.
partially done na po yung aming ano. Ayan. Ayan, ano na yan. Nalagyan ng lababo. Natambakan na. Papatayos na lang namin. Kaya lang, wala pang pera. Ayan na si Yeko. Hindi pa na kami nakakaligtas. Oh, kita nyo, oh. Inaasa na namin. Pati yung gate, pinayos. Kasi nasigira na yan. Ayan, parang bago na siya. Rasays daw lagi. Ayan yung bagong gate. Ayan, kita nyo naman, nagkaroon na siya ng gutter. Ayun, yung kulay blue na yan. Ayos na rin yung gutter niya. Yan, ay dahil sa tindahan din. Ayan po, lahat po niyan ay nanggaling lang sa tindahan namin. Paunti-unti, nakakaipon tayo. Alalahanin nyo, wala kaming ibang pinagkukuhanan. Dito lang kami sa tindahan kumukuha. Simula po nung umuwi ako ng... Mag 10 years na ako dito, dati akong OFW, simula noon, dito lang kami kumukuha na aming kinakabuhay. Kaya itong aming tindahan ay mahal na mahal namin. Kaya hindi namin ito pinapabayaan dahil dito lahat nang gagaling ang aming kinakabuhay. Dito ko napag-aral ang anak ko, dito kami kumukuha ng pagkain sa araw-araw. O diba, dahil lang sa tindahan, hindi kami nagugutom. Nakakahiyaman sabihin, kumakain kami ng 7 beses sa isang araw. Nang dahil sa tindahan, o diba, hindi lang 3 beses, 7 beses pa. Sana naman, mga hindi pa nakakasubscribe sa akin, magsubscribe na kayo. Andalan niyan po yan, pakipindutin lang po. Maraming maraming salamat sa mga subscriber ko na walang sawang sumusubaybay sa akin. Shout out ko na rin yung mga tita ko na lagi nakasuporta sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Okay mga ka-chusy, abangan nyo na lang po yung mga susunod ko pang vlog. At syak na may matututunan din naman kayo. Okay, bye! Masalam!